Good morning guys, tapusin na natin ang ating conversion sa Rusi Mojo 110. Kinumbert po natin ang double clutch. Dito tayo nagtapos sa video ito sa part 1, dito sa clutch side. Tuturo ko sa inyo yung tamang install ng kicker nito. Yan. Bago nyo nga pala ilagay ito dito, kailangan yung ating main shaft ay hindi nakagarkar kapag inikot nyo to. Yung iniikot kong main shaft. Yan, ganyan yung paglalagay. Kailangan make sure po na hindi kakagarkar yung gitna. Tawagin po natin yung iniikot ko ay main shaft. Kapag po yan ay stable na at walang sabit, saka nyo na ilalagay yung lock, ibig sabihin okay na po yung timing natin ng kicker. Okay na yon. At syempre, testing natin. Nabalik, okay. Pag pinaikot ang main shaft, wala siyang sabit. Yun po yung tamang lagay ng ating spring at yung stopper. Meron pong washer na makapal dito sa centrifugal. Yan. At syempre, meron din plastic doon sa dulo, yung guide. Yung stopper po yun. Tapos itong ating spline washer, meron siyang nakasabat dito sa spline washer. Iikot nyo muna yan. Yan, iikot nyo. Isasala nyo siya. Yan na, isasala nyo. Tapos saka nyo ilalagay itong washer. Okay? Okay, yan. Yung washer na may design, na may kuntil. Isasangat nyo lang siya para siya ay naka-stopper. Yan, itong ating pin ng rotator. Ilalagay natin yan. Siyempre, unahin nyo dyan yung pinakamahaba lahat. Ipapahuli nyo yung pinakamaiksi. Dahil kapag yon ay nauna yung pinakamaiksi at nagkamali kayo, naku po, mahihirapan kayong maghugot nung pin na yan. Kaya kailangan ipapahuli nyo yung maiksi na pin. Okay. Lagay natin yung stopper cam, yung star. At tapitan ito ng 10mm socket. Yun. Tapos, ito nga palang original ng Mojo 110 ay maiksi. Dahil kung ito ang gagamitin natin, pwede rin naman to, kaso nga lang, at nakadepende yan sa clutch side na gagamitin natin. Kasi ang clutch side na gagamitin natin ay itong conversion na may clutch. Kaya kailangan natin gamitin ang kambyo ng Pangwave 100, yung mahaba, dahil yan ay nakatuon. Kasi kung ang gagamitin natin ay yung stock na pang Mojo 110 o Mojo 110, lalabas ang ating kambyo. Tutulak, sasala siya. Dahil hindi kagaya nito, mahaba. Okay. Lagay ang stopper cam selector or spindle. Gumamit din dito ng 5mm Allen wrench. Yun. Okay. At make sure to nalalaro yung ating stopper cam. Yan. Ikot natin. Kailangan rotation ang kambyo. Paikot-ikot dapat ito kung tama ang lagay nyo ng ating transmission. Yon. Tapos, sa nga pala, pag mag-convert kayo ng mga class ng ganito, tinatanggal po yan. Tinatanggal po yan. Huwag na kayong magpapawelding nitong automatic, kung tawagin natin clutch bell. Tawagin natin ito ay clutch bell, double clutch or primary. Yan. Tatanggalin lang natin yung washer na yan, yung makapal na washer sa loob, para hindi na kayo magpa-welding ng paikot nito. Para kung sakaling ibalik nyo po sa dati, walang naka-welding na magaganap. Okay. At yan na nga, pilatang ko na rin ang clutch lining. Bago na yung clutch lining para malakas yung batak. Tapos may washer dito sa gitna ng clutch housing. Yan. Okay. At syempre, magkasabay siyang ilalagay. Kasama na yung busi. At make sure yung washer sa clutch housing ay hindi malalaglag.
Sagad lang po yung ikot doon sa centrifugal para po mas maganda at wala siyang ingay. Okay. Yan. Yan po yung tinanggal nating washer. Para pag hinapitan po yan, sasama na siya at wala na siyang pre wheel. Okay. At itong aparato na to na galing sa Wave 100, aalisin na natin yan. Kasi conversion na to ng clutch cover na declutch. Dalawa nga pala ang washer na thrust washer dito sa main shop. Yan. Ilagay na natin ang castle nut. Tapos, washer. Yan. Special washer niyan. At castle nut. Siyempre, hindi mawawala dapat yung lock niya. Okay na, hapit na lahat. O, tapos, lagay na natin itong all pump rotor cover. Lagay ang tatlong screw. Ayan mga boss, okay na kayo. Mga boss, yan lang yun. Ganyan lang yung paglalagay. Ganun lang. May tusher siyang kasama. O yan, nakalagay na. Ganun lang naman. Yun lang yung pagka-class. Napakasimple lang naman, guys. Hindi na kayo mahirapan. Basta pag nilagay nyo yun, yun lang, ganun lang. Naka-tusher lang siya. May kasama na siyang tusher. Ganun lang po kasimple ang pagka-class. Okay. O yan, ginamit nating block nga pala dito ay 53mm. Yan po. Yan, 53. Tapos bago rin ang timing chain. Tapos yung guide galing syempre sa Rusi para mas matibay. Yung timing chain nga pala nito ay mas mahaba kaysa sa Rusi. 88 po ang bilang. Ang bilang po ng Rusi Mojo ay 84. Kaya mas mahaba pa rin ang stroke nitong 100 natin na pang Wave 100. Pasin ninyo po ang block, nakalagay 108 cm³. Yan. Yan, bago na po yung bob seal. Pinaltan din natin ang bob seal yan. Tapos yung camshaft, buti na lang, walang tama, ang ganda oh. Walang katama-tama po ang camshaft. Stock po yung gagamitin natin, pati yung rocker arm, stock po yung gagamitin natin lahat dito. Yan, okay. Dalawang dowel pin. Sesentro na natin yung timing para mas maganda. Yon. Okay. Okay mga boss, tapos na ang ating project. Oh, single clutch to double clutch. O, diba, napaka-simple lang guys. Ganyan lang ang pag-convert po sa mga Euro, Rusi. Napaka-simple lang po. Ayan mga boss, maraming salamat. Sana may natutunan naman kayo sa vlog na to. Pag-convert po ng mga single clutch sa double clutch. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Shoutout po sa may-ari nito. Maraming salamat sir sa tiwala nyo. Hey, Simo. Hey. Okay na yan.